Hi mga ka-friendships, may adlaw sa tanan. Kamusta na kayo lahat mga ka-friendships? Maganda ba ang gising natin lahat kaninang umaga? At masaya ba tayo lahat ngayon habang nanonood sa ating video? Mga ka-friendships, mag-foundation muna tayo para mas lalo tayong gaganda at sasaya for today's video. Kasi mas okay yung maganda tayo maka-friends parate para makahanap na tayo ng jowa, yung boyfriend. Di ba maka-friendships? O yan. At huwag nyo nang pansinan ng ating foundation. Huwag nyo nang i-bash. Mas ito yun. May price pa nga maka-friendships. Oh. Kasi nabili ko lang to sa mga gilid-gilid sa bangketa. Tag 50 pesos lang. O bakene man. May mag-sponsor siya. And sure. Oh, yan. Maganda na ba? Okay. And then, hindi pwedeng foundation ang ilagay natin. Meron dito yung pa-lipstick si Madam Jean. Okay. Huwag nyo rin pa sila ating lipstick. Ito lang din mga mumurahin. Nasa bangketa at gilid-gilid lang din to. Parang 50 lang din ang bili ko nito eh. Diba? At mga ka-friendships, gustong-gusto ko talaga bawat video ko, bawat vlog, diba, pulang-pula ang lips ko. Parang uncourteous char ng harap. Yan. Naubos na kasi yung may nag-sponsor sa akin dati, mga ka-friendships, ng lipstick. Naubos na yon. So, kaya bumili na tayo ng mga mumurahin kasi doon lang naman tayo makaka-afford. So, kung gusto nyo bumili ako ng mga ano, mga mamahalin, huwag kayo mag-skip ng ads para may perang lola na yung YouTube. Diyos ko, ang haba ng ating intro, wala pa nga tayong nasabi sa ating content. So mga ka-friendships, baka nakalimutan ninyo, hindi po ang makeup tutorial ang ating content for today's video. Ang pag-uusapan natin sa ating video ngayon ay mga indicators ng mga teachers, teacher 1 to teacher 3 na i-observe ng ating mga MTs or master teachers. At saka yung mga indicators din na i-observe ng mga principals sa ating mga master teachers. Yes po mga friendships, tama ang inyong narinig. Hindi lang po ang mga teachers 1 to 3 ang ino-observe ng ating mga master teachers. Pati sila, yung mga nag-o-observe sa atin, ino-observe din sila ng ating mga principals, mga friendships. Kaya yan ang ating pag-uusapan dito sa ating video. Kasi mga ka-friendships, no, mas maigi na yung alam natin para mapaghandaan natin ang ating mga COs. Yes, mga COs. Dahil meron tayong 4 na COs or COT, Classroom Observation, sa isang taon. Isa sa first quarter, isa sa second, isa sa third, and isa din sa fourth. Total of 4. And then pati din po sa mga master teachers natin, meron din silang 4 COs sa isang taon. Kaya mga ka-friendships, hindi po katulad ng mga may mga katulad, pero nabawasan lang ang mga indicators sa taon nito mga ka-friends last year. Kasi last year na po ngayon, year 3 na po ngayon mga ka-friendships, ang ating mid-year, RPMS, PPST. So after nitong school year, ay magkakaroon naman ng evaluation kung effective, maganda ba yung 3-year na COs mga friendships, kasi magkaiba yung mga indicators ino-observe sa 2022 to 2023, 2023 to 2024, 2024 to 2025. 3 years siya mga ka-friendships. So, ito na nga mga ka-friendships. Ito ay based siya sa DM number 008, series of 2023. Mid-year RPMS PPST mga friendships. So ito din ang ating content. Meron din tayong PDF file ng ating DM. So pwede niyo i-download mamaya. Nandiyan lahat mga friendships. Medyo mahaba siya, madaming pages, kasi 3 years siya mga friendship na PPST or RPMS. Ganun. Kaya mga friendships,
last year, makikita nyo din dyan kung ilang mga indicators sino-observe noong 2022, 2023, then ilan din last year, ilan din this year. So, ngayon kasi, meron tayong 8 indicators lang ino-observe sa, no, 8 indicators sa bawat COT sheet, pero 5 lang po ang indicators ino-observe sa bawat quarter. Kaya, sa mga teachers, 1, 2, 3 yan. Kasi sa mga master teachers, iba din sa kanila ang bilang. Mamaya na natin pag-uusapan ng master teachers. Unahin mo natin mga teachers 1, 2, 3, mga friendships. So, sa indicator, sa rating sheet, may rating sheets din dyan, mga friendships. COT tool dyan sa ating file na sa baba. Mamaya nyo na i-download yan. Download nyo. Tingnan nyo din mamaya. I-download nyo talaga yan kasi para meron kayong copy, hard copy, or I mean soft copy, i-print niyo para may hard. At ma-always nyo ma-review yung natin, mga indicators at paghandaan ng mga COs. Sa quarter 1, mga friendships, sa quarter 1 at saka sa quarter 3, pareho po kasi yan, mga friendships, ang indicators ino-observe ng ating master teachers. So, meron tayong 5 indicators sa quarter 1, quarter 5. Quarter 1 and quarter 2, pareho sila maka-friendships. COI, or classroom observable indicator, 1 to 5 sa first quarter at saka second quarter. So, ibig sabihin, maka-friendships, parehong mga indicators ang ino-observe ng ating mga master teachers sa ating mga teachers 1 to 3 sa first quarter to fourth quarter, okay? And then sa second and fourth naman, pareho din ang indicators. Pero mga ka-friendships, ganun pa din. 5 pa din na indicators ang ino-observe sa atin. Hindi 'yun nababawasan. Kung 5 yung first and third natin, indicator classroom observable indicators 1 to 5, 5 din sa 2 and 4th, pero hindi siya katulad doon sa indicators. Ang ino-observe po sa na indicators sa atin sa 2nd and 4th quarter ay COI 1, 2, and then COI 6, 7, 8. So, ano pa din yun? 5 indicators. Classroom observable indicators 1 and 2, and then classroom observable indicators 6, 7, 8. Kasi nga, sa ating rating sheet sa mga teachers 1 to 3, 8 lang po ang indicators makikita natin sa ating rating sheet. Hindi siya katulad last year, mayroong 9 indicators makikita. Pero ngayon, bawasan na po ng isa. Ganun pa din maka-friendships, ang pinakamataas pa din na rating makukuha natin or score sa ating master teacher ay 7. Hindi pa din siya nababawasan. Ang pinakamaliit na points makuha natin na rating ay 3. So, nakalagay doon, 3, 4, 5, 6, 7. So, i-check niya lang yun kung alin doong points ang ibigay niya sa'yo. Yun. So, hindi porket na sa lesson plan na mga friendships na highlight mo na yung indicator na yun sa lesson plan mo at naayos mong naglagyan ng annotation ay 7 ka na, hindi po yon. Pwedeng 7 kung both nakita niya sa lesson plan at na-execute niyo din sa demo or sa CO mo. Kailangan kasi yung maka-friendships, alam mo yung lesson plan mo at saka yung mga indicators na ino-observe ng mga empties natin para hindi natin makalimutan pagdating na sa CO kasi nakakakaba yung maka-friendships eh. Kaya ito talagang ma-advise ko, huwag talaga tayong kabahan. Kasi once maunahan tayo na ating kaba, matiway na talaga mga friends, sayang yung effort nilaan mo sa lesson plan, hindi mo naman nagawa doon. Okay? So maganda yung mga friendships na alam natin, memorize natin. So ulitin, yung first quarter at saka first quarter and third quarter, parehong indicators yung observe. Classroom observable indicators 1 to 5. And then sa quarter 2 and 4 ay parehong indicators na ino-observe din ng master teacher natin ng 1, 2, and 6, 7, 8. 5 pa din indicators. So, ano-ano yung mga indicators na ino-observe sa atin? Okay, ito yung mga friendships.
Pagpasensyahan nyo na medyo blurred yung copy ko dito. Nasa cellphone lang maka-friendships. Nag-screenshot ako kanina dyan sa ating copy na binigyan ko sa baba. Then medyo ano na dito. Okay. Applied knowledge of content within and across curriculum learning area. Yun yung indicator one. So dapat maka-friendships. Lahat ng quarters mo, first to fourth, ay mayroong indicator. Kasi pareho naman eh, mayroong mga indicator one pa din. Diba? So, kailangan meron pa rin ito sa buong taon mo, sa lahat ng COs mo. Kasi mayroon pa rin indicator one. Kasi ang indicator 1 and 2 maka-friendship, present siya sa lahat ng COs mo, 1 and 2. Ito yung number 2 maka-friendships. Use a range of teaching, and strategies that enhance learner achievements in literacy and numeracy skills. Okay. So, ganito, madami kasi ano maka-friendships, no? Nahihirapan kung paano ngayon magplano na ma-integrate mo ngayon si numeracy. Kung ang lesson lang naman, kung ang lesson natin or subject, like for example, subject natin is English. Ang lesson natin ay verb, 'di ba? So, paano mo ngayon maipasok ang literacy sa verb? Na English ang subject natin. Topic or lesson is verb. So mga ka-friend, ito ay isang idea, suggestion lang. Nasa inyo pa din yung kung ano nyo, gayahin ninyo. Kung para ma-integrate mo si literacy dyan, pwede mong sabihin, magbanggit ka ng number. Like for example, there are 3 girls walking on the street. Nandun ang verb, walking pa din. And then, yung numeracy, 3. So, ang numbers na ipasok. Maraming mga example, mga French, na pwede natin maipasok. Ang dami. Basta about numbers yan, counting yan. Ang literacy naman, mga French, is ngayon, ipasok mo doon na pwede kang tumawag, okay? Ilagay mo sa lesson plan na teacher calls volunteer to spell, to write the word, the number word of 3. So, naipasok mo nga ng literacy, mga ka-friendships, na spelling and then ipabasa, okay? Everybody class, read louder the word, this word, ganon. So, wag mo turuan. Sabi, this word. Pagkita nila, 3. So, tama ang pagbasa. So, mga ka-friendships, maganda yan kapag naplanuhan mo talaga yung lesson plan. Hindi yung demo mo na or CO mo na kinabukasan, tapos ngayon ka pa magre-ready. So, wala mga ka-friendships. Hindi talaga maganda ang labas or output ng iyong first or second CO man yan. Okay? So, ngayon pa lang, mag-ready na tayo para hindi tayo mangangarag. Okay? So, walang mahirap. Kahit anong subject, pwedeng mapasukan ng numeracy and literacy skills. Okay? Again, and then, indicators 3. Ensure the positive use of ICT to facilitate the teaching and learning process. Yan. Maganda yan, mga friendships. Lahat naman tayo ay nagagamitan natin ng technology, may TV, may laptop. Kailangan ma-integrate natin yung mga friendships. Medyo mahirap basahin, mga friendships eh. So, number 4, use effective verbal and non-verbal classroom communication strategies to support teacher to understanding, participation, engagement ba yan? Engagement and achievement. Yan. Mahirap ba sa mga friendships? Super blurred. Pero mga friendships, I provided you naman the copy. Nasa comment section. Itong mga COT rating sheets, nasa pinakababa maka-friendship sa copy. So, i-download niyo mamaya. Basta kayo na lang mga maka-friendships magbasa. Yan. Yan o.
basahin, aralin niyo to lahat. Gusto ko sanang i-explain siya eh, kaya lang mahirapan ako, blurred talaga siya, as hindi kaya. Yan. Oh, basta 8 to siya na indicators para sa teachers 1 to 3 school year 2024-2025. Yan. So nandiyan lang naman din mga friends, nasa copy din natin yung sinabi ko kanina na sa quarter 1 and 3 ay indicators 1 to 5, and then sa quarter 2 and 4 5 pa din na indicators, pero indicators 1 to 6 7 8 yon. Nasa ano din to, copy natin siya mga friendships. Okay, sa master teacher naman, kung meron tayong 8 indicators or classroom observable indicators sa ating ino-observe sa ating mga master teachers sa atin na, sa kanila naman, meron lang silang 4. Meron lang silang 4 classroom observable indicators ino-observe ng principal. Pero yung 4 na yun, hindi yun lahat ino-observe. And hindi siya sabay-sabay i-observe pala. Kasi yung sa teacher 1 to 3, merong 8 indicators, hindi din yun sabay-sabay ino-observe. 5 lang pang ino-observe sa ating mga teachers 1 to 3. Sa kanila, 4 ang indicators na meron sa COT nila. Kasi last year, parang 7 lang ata yun eh, 7. So ngayon, meron last lang 4 na indicators sa rating sheet, pero hindi yun sabay-sabay ino-observe. Katulad din sa atin, hindi yun sabay-sabay. So meron silang sa quarter 1 and 3 maka friendships, ang ino-observe sa kanila ay indicators 1 to 3 lang. Indicators 1 to 3. Tatlong indicators lang yun. Sa quarter 1 to 3. Quarter 1 and 3 rather. Okay? Pero yung quarter 2 and 4 nila, pareho din, pero dalawa lang indicators. Ang indicators ay 1 and 4. So, ibig sabihin, yung lahat ng quarter COs nila, ng mga master teachers, merong indicators 1. Kasi 1, 2, 3 ang quarter 1 and 3 nila, and then quarter 2 and 4 ay indicators 1 and 4. So, sa dalawang quarters, 1 and 3, tatlong indicators. Sa quarter 2 and 4, dalawa lang indicators, 1 and 4 lang. Okay? So, yon. So, okay lang yun mga friends, just kunti lang sa kanila. Kasi iba naman din ang laman ng COT sheet nila. Ang laman nila mga friendships, ito. Iba. Iba yung, ano nila mga friendships, tingnan yun. Yung laman ng COT sheet nila, hindi katulad sa mga teachers 1, 2, 3, iba sa kanila mga friendships. Mahirap. Mas mahirap sa kanila. Kasi, wala to sa atin. Okay? Merong iba, pero mas mabigat sa kanila. May dagdag pa. Blurred din siya, hindi siya makita ng maayos. Hindi siya mabasa ng maayos mga friendships. Modeled effective application of content knowledge within and across curriculum teaching areas. Meron ding across curriculum sa kanila mga friends, pero pang MT level. Hindi siya pang sa atin kasi just to integrate lang. Sa atin kasi across curriculum, yan kasi yung integration of other subjects, at least 2 or 3 or more subjects. Mas okay na mayroon tayong 2 or 3, okay na yun. And then, maghahanap ka ng topic na sa ibang subject. Subject na pwede mong ipasok sa topic mo. Like for example, math. Okay, ang topic mo, example, ay ano bang pwedeng topic sa math na pwede mapasukan ng iba? Like integers. Kung integers ang topic, pasukan mo ng English, spelling, writing, ganun. Sa literacy, magparating yan mga friendships, no? Ganun. And then, ano pa? Yung may mga health din. Okay, for example, may mga exercise. Basta swak or pasok doon sa topic na hindi yung pinilit mo lang ipasok para lang makapag-integrate ka. Hindi pwede yun. Malalamat, makikita nila yan mga friends. Magaling yung mga MTs. Hindi yan naging MTs dahil sungaan lang, no?
Kaya mga Francis, sa mga lalo sa mga bago pang mga teachers, please magdasal tayo ng mabait ang ating MTs kasi sila po yung ka-partner natin mga Francis sa buong taon. Sila din po yung magbibigay sa atin ng initial grade natin for RPMS, IPCRF, mga friendships. Kaya kung nag-aim ka ng O, outstanding, naku, huwag mong sagot-sagotin MT mo, naku, respetuhin mo, gumalang ka, gandahan mo yung mga performances mo, like yung lahat ng COs mo, mag-comply ka lahat ng mga ipapasa, mga ano, dapat lahat, on time ka din, hindi ka late. So, ano, kasi ako, mga friendships, no, mayroon talaga ako tina-target every year. Like, last year, yung tinatarget ko talaga ang O. Kasi, may plan ako eh, may goal ako maka-friendships na by this year, pwede na makapag-ERF na ako. Kasi, alam nyo na, I'm already a doctor of education and then kailangan ko ng magpa-ERF. So, ang usapan namin sa division ay kailangan ko ng isang buong taon, 1 year of residency maka-friendship and then with a rating of O sa IPCRF. So, waiting ako for approval. Kapag ma-approvahan nyo ng principal, kasi binigyan ako ng MT ko, pero hindi kasi yan as final pa yun, yung binigay ng MT natin. Pero, maging daan yun, kasi lahat naman halos ina-approvahan ng principal kung love ka ng principal mo, kung ikaw mabuting teacher ka din, nakikita na observe, sumusunod ka sa kanya, lahat ng mga school programs, activities, present ka, nakikita ka niya, active ka, hindi yun pinagkait ng principal yung rating ibibigay ng MT sa'yo. Kaya sana, praying, tulungan niyo ako maka-friendships na talagang ibigay niya sa akin yun kasi kailangan ko. Kasi once magkakaroon na ako noon, September, gora na ang paper ko. So, magpapasa na ako for ERF. After 3 months, lalabas ng result niyan. Masaya talaga ako maka-friendships. Kasi hindi pa ako papayagan ng maging MT. Kasi wala naman, sa mga sabi-sabi, wala daw diretso, wala daw ERF for MT. T3 lang for now. And then, hintay ulit. Tapos kasi ang MT ranking. And then, walang available item for ranking. Galing sa ranking. So, saka ka magpapa reclass. Yun ang gagawin ko. Yun ang next plan ko kapag may bigay sa akin tong T3 maka-friendship. So, lahat tayo may plano sa buhay. So, kayo din maka-friendship, dapat may mga plano din kayo. Kung T1 kayo, bago pa lang, wala pang experience, magplano na kayo. Unahin niyo muna maka-friendship. Sa first year ninyo, kailangan niyo muna pagsabayin ang pag-aaral ng graduate school. MA. Mag-MA kayo maka-friendship. Kasi, kailangan talaga yan. Sa T2, kailangan ng units ng MA. Sa T3, kailangan full-fledged MA degree holder ka na. As in my thesis ha. Kasi may mga non-thesis eh. With thesis na ngayon maka-friendships. O, ang layo na natin. So, ito ba? Hindi ko na kasi mabasa maka-friendships yung iba. So, kayo na lang bumasa nito. Nasa last part to siya ng file natin, mga friendships. Ay download din nyo para mabasa nyo to ng maayos. Sa mga MTs lang to. Baka meron tayong ka-friendship MTs dito na taga-subaybay, diba? Wala silang copy nito. So, pwede nyo i-download salut talaga. Saludo ako sa mga MTs. Ang sisipag nila. Ang mga MTs namin, mga friendship school namin. Kasi mega school kasi kami. Hindi lang big, hindi lang large, kundi classified kami as mega school. Ang dami kasi namin mga bata, teachers. 90 plus kami mga friendships. Alam mo, ang mga MTs namin lahat, super duper mega bait mga friendships. Yung kung ano sila dati, hindi pa nagbabago. Yung ugali nila, napaka-approachable, napaka-bait, magsalita. Yung hindi ka kakatakot-takutan ng mga teachers ng hawak mo. Kasi bawat MT1 may 10 teachers hawak. Pag MT2, 20 teachers na. Kaya mga friends, alam nyo, masaya ako kung saan ako ngayong station na assign. Masaya ako. Sobra masaya. Mahal ako ng mga kapwa ko teachers sa grade level and then sa lahat. Masaya. Hindi kasi kami mga friends, mga Marites. Hindi kami nag-iinggitan. Hindi. Wala yun sa amin. Pero mga friendships,
hindi talaga natin maano ang oras natin. So, naibigay ko ba ang dapat natin maibigay sa ating content, mga friendships? Nasabi ko ba lahat? Kung mayroon ba akong nakalimutan, mga friendships, no? Basta i-download nyo na lang yung file natin sa DM 2023, Search of 2023, number 008. Pero, kasi 3 years yan eh, na ano, cycle magka-franchise. That's mid-year, RPM, SPP, ST. So, nandiyan na mga lahat-lahat natin malalaman para i-prepare ang ating mga COs. So, yan, paghandaan natin ha, wag yung mag-demo tayo na putyo-putyo lang, basta na lang meron, wag. Nakaka-insulto yan sa mga MTs natin, ha? Galingan natin, gandahan. Kompleto ang IMs, prepared tayo sa mismong araw at oras ng ating CEO, mga friendships. Para kung mayroon tayong hihilingin sa kanila, hindi tayo mahiya at hindi din sila pero pinilit lang, 'di ba? Alam niyo, mga friendships, no, kapag nakita kang nang galing ng MTs natin, talagang i-promote ka, i-advertise ka sa ibang mga MTs. Oo. Alam ko 'yan, talaga, mga friendships. Kaya magpakabait tayo. Huwag lumaki ang ulo natin kapag nasa public school na, okay? So 'yon. Ano pa ba? Naging chikahan na tuloy ang ating ano, mga friends, content for today's video. So, kung mayroon kayong mga tanong, pwede kayong mag-comment sa ating comment section dyan para kung ano natin gawa natin ng video ng sagot. And, yun, kung gusto niyo ng mga PowerPoint, mayroon nga akong PowerPoint last year, yung math at saka DLP. For, ano yung mga franchise ha? First quarter to fourth quarter na yon, yung apat na COs ko na lesson plan at saka PowerPoint. Maganda yung mga friendships, maganda yung sobra. As in, ang rating ko doon is 6 and 7. Wala, hindi talaga bumaba ng 6. 6 and 7 na talaga. Ang pinaka-perfect kasi na rating ibibigay is 7. Kaya mga friendships, i-avail nyo na yon, yung COs ko ng math. Math 6 yon, math 6. First, second, third, fourth. Detailed lesson plan, may rubrics na yon, super duper ganda, as in. As in, naiyak na ako kapag mag one-on-one na, magkausapin ka ng MT mo, i-congratulate ka, naiyak ako nun eh, kasi super ganda yung mga comments niya, yung mga feedback niya sa akin, ganun. Walang negative, as in, puro positive yung mga feedback niya sa akin. And, meron na yung PowerPoint, super maganda din, di ba? So, i-avail nyo yan, paano mag-avail? May join button sa baba ng ating video. I-click yung join button at merong hinihingi na konting amount. Ay, ganun, mga friendships. Mag-avail na kayo. Maliit lang naman na amount yan. At lahat na yon na COs ko, ibibigay ko na yon. So, paano ko maibigay kung mag-avail na kayo? Kapag nakapag-registered na kayo sa ating Gold Hat, Gold Ka Friendship Perks, kapag nakapag-avail na kayo sa ating Gold Ka Friendship Perks, screenshot nyo yung membership. And then, mag-comment kayo sa comment section, done na, nakapag-registered na, nakapag-ano na, join na. And i-send nyo yung screenshot din doon sa ating FB page sa Jun Gula Gula TV. Doon nyo i-send para mas mabilis ako makapag-reply sa inyo. Yun, hindi kayo magsisisi. Talagang worth it ang amount na binayaran nyo sa ating membership. As in, maganda. For Math 6 lang ha, Math 6, pwede siya pang demo sa mga applicants natin, pwede pang COs, yun. Pang CO talaga siya. Pero mas okay din pag magdi-demo kasi mga observers natin ay, ano, gusto nila may annotations, may indicators, yun, detailed na siya. So that's all, ang haba natin, hapit. Malapit na tayong magkahati sa oras. So that's all for today's mga ka-Frenchies video natin. And sana hindi kayo nagsawa sa panonood ng ating video. Ganun lang, mga ka-Frenchies. Maging masaya lang tayo sa ating buhay. Huwag natin masyadong stressin ang ating sarili kasi naku, nakakamatay ang stress. Thank you so much and see you sa ating next video. At huwag kalimutan, gigugma ko kamutanan. Bye! See you sa ating next video.